pagpapalang kami po sa amin. Tayo po ay tumayo para sa pagpapalang kami. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, tumindig ang isang Pariseo na nangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautosan at ginagalang sa buong bayan. Inutos niya ilabas muna ang mga apostol sa kanagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal at lumitaw na si Theodas na nagpapanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mamatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Nung panahon iyon ay pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mamatay siya, nagkawalak-walak din ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pag-ialaman ang mga tao na ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpapanyagi ito ay mula sa tao, ito ay mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasala at lilitaw pang
lumaban kayo sa Diyos. Napaninuhod sila sa parehong kamali. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwalang pangparangal sa pangalan ni Jesus. Sila ay pinalaya. Galak na galak ang mali sa mga apostol sa harap ng sinatrin sapagkat nanakat ang Diyos na sila ay malagay sa kanilang alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpunta sila sa templo at sa mga mananak doon nagturo at pangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon tumawag si Jesus sa ibay ng lawa ng Galilea na tinatawag ng lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao. So, nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pamagitan, pagpapagaling ng mga may sakit. Kumakam si Jesus sa purong kasama ang kanyang malagal at naupurawan. Malaking panawal ang isa ng Pasko ng mga Hudyo. Tumalangon si Jesus at nakita niya ang dumarating na maraming tao. Tinanong niya si Filipe, saan ay bibili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Sinabi niya ito para sumugin si Filipe. Sabagat daw ni Jesus sa kanyang gagawin, sumagot si Filipe, kahit na po, halagang 200 dinahin ng tinapay ang binili ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi si isa sa kanyang mga lagaw si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito ang isang batang lalaki na may dalang tinapay na sibaba at dalawang isda. Ngunit kaan na ito sa kanyang karaming tao. Pagpuhin ninyo sila, wika ni Jesus, madaw po sa lugar na yun. Bumuo ang lahat, lumigil ko muna kung sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Ay pinamahagi sa mga tao, kayo din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At ang pakakain na sila, sinabi niya sa mga lalaki, ipunin ninyo ang lumamis para hindi masayang. Ngayon nga ang ginawa nila ang nakapunong sila ng 12 bako. Na makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta para dito sa Sanlibutan. Naalala ni Jesus na malamit ang mga tao at pilit siyang pupunin upang magawing aking. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kamuhunan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Buhay mo ba ang anak ni Yahweh sila? Purihin namin si Yahweh sila. Amen. So, si Cristo ay muli na buhay. Aleluya! Aleluya! Si Cristo ay muli na buhay. Aleluya! Pero tayo po ay nasa maagi pa rin, no? Na panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Cristo na siya ang pinakasendo ng ating pananampalataya. At ang Ebanghelyo po natin ngayon ay makikita po natin na maluwalhati na ang ating pananampalataya sa pananampalatayang walang imposible sa Diyos. Walang imposible kay Yahweh El Shaddai. Maluwalhati po ito sa kanyang pagpapakain sa mga tao lumalapit sa kanya ang tao ng muling bibigay ang pagpaparami ng tinapay at ng isda. So bagaman po makita ko namin sa ating pagkilos na ang Diyos ay pwedeng magawa out of nothing. Yan yung tinatawag nating creation. Pero nais niya makasama ang tao sa kanyang pagkilos. Pero po, makita po natin kung sa gawain niya maging bahagi po ng ating pag-abala lalo't lalo na may kapanahonan ng pagdiriwa ng muling pag-abuhay ng ating Panginoon. So, makita po natin alam na huwag natin kalimutan na yung pagkaparami ng tinapay ay napakahalaga sa elemento ng muling
puso. Sapagkat makita po natin, Lord, na hinahayaan niya na ilalim natin sa kanya. Ano ba yung makakayanan natin? Ay, maliit lang, maliit lang. Pero huwag natin maliiting maliit. Di man tinapay lang ng dalawang isda. Ang nakita po natin na kung Diyosin po ay hindi sa sapat na mamakain ng napakaraming tao. Sabi na rin ito ay hindi sa sapat ang 200 dinamong tinapay para makakain ng tingkakaunti. Pero ito yung hinahinis ng Diyos na huwag natin kalimutan na mapakain ninyo sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. Ito yung kahit na sabihin natin ay maliit na kakayahan ng tao. Ano yung malaga? Ialay natin sa Diyos. Ialay natin sa Diyos. At ayahan natin na ang Diyos ang gumalaw sa atin. Hayaan natin na paramihin ng Diyos yung atin namang makakayanan. Kaya yun po, huwag natin kalimutan. Kaya napakaganda yung kasabihan natin bilang mga Pilipino. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang Ama. So, paano yun? Bagaman sabihin natin ay yung bahagyang o kakabulan ko na makakayanan natin ay ialay natin sa Diyos. At ayaan natin na ang Diyos ang pagpayagong sa nabanggit nating paghahandog para sa kanyang karangalan. Ito lang yung makakayanan natin. Pero makita po natin na ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ni Yahweh sa tayo, ay sabi na natin ay kumikilos sa misteryosong pamamaraan. Nasa hinihiling lamang sa atin ano, na kinakailangan din ay mayroon tayong ibabahagi sa kanyang harapan. E yun po yung tingnan natin. Kahit na siguro sabihin natin yung maliit lang ito, hindi. Ialay natin sa Diyos. Kasi maliwanag po, ano mang kaliit na ito, basta ialay natin sa Diyos, ang maliwanag po alam natin para ramihin ito ng Diyos. Ito ay kanyang pagyayabunin sa ayon sa misyon na itinilagay niya para sa bawat isa sa atin. Kaya, sana po, huwag natin kalimutan, na ano bang lahat ng pagkilos na ating isa sa katumparan dahil lalaman po sa pagkilos namin na maliwanag po na sa ating pagkulog na yung ating ginagawa alam natin na ito ay paghahari para sa mahalagang bahagi ng paghahari ng Diyos. Ang mahalaga ano, ialay natin kay Yahweh El Shaddai. At alam natin, darating ang panahon pagyayabunin niya ito. Pagagalingin niya ito. At bibigyan ito na hindi ng pagkilos ng kanyang pagtukod para sa ikalululahati ng kanyang pangalan.
Yan po yung mahalaga natin itulog sa harapan ng pagong may kapal. Ano man ang laki o liit nito, ang mahalaga ay makita ko na. Kaya po, alam niyo, napakaganda ng pagdiriwang natin na kontusin niyo po ay dito rin ang natin inahalaw na itinudulog sa banal na pagdiriwang ng banal na misa. Sa banal na pagdiriwang ng misa, inihalaw natin ang lahat ng atin. At ayahan natin na paspasan ng Diyos. At alam ang pangipan po natin. Ano ba yung inahalaw natin tinapay? Ano yung binabalik ng Diyos sa atin? Hindi lang pa sa tinapay. Anong binabalik ng Diyos? Ang kanyang sariling katawan at dugo. Bahagi ko ng pusin po ay tinatanggap natin sa banal na Eucharist. Yun na lang ako. Ang tingnan natin. Isang bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Sa banal na pagdiriwang ng misa, every time na tayo magdiriwang ng misa, makita po natin ano mang liit ng tinapay na ito, iaray natin sa Diyos. Ano yung pinabalik sa atin ng Diyos? Ang tinapay na yung katawan at dugo ng Diyos. Wow! Biro mo yun. Ang binigay mo lamang ay isang kaperasong tinapay, pero ang tatanggapin mo ay Diyos. Bakit? Kasi inihalay mo at inahayaan mo na ito ay maging bahagi ng iyong pagkaparanan sa ikaw. Iyan po yung binibigay ko na makita po natin every time na tayo magdiriwang ng misa. Gano ba? Sa lahat ng pagdiriwas natin sa mga ipinapamanik sa atin ang poong may kapal. At yung punawa yung maging pamantayan ng ating pagdiriwas. Na makita po natin po yung mismong pagdiriwang ng banal na misa. Ay kung talaga makikita ko natin, kaya nga ulitin ko ulit, kung sabi ko ni San Juan Maria Benet, ano sabi niya? Kung talaga maiintindihan lamang daw natin kung ano yung pagdiriwang ng misa, mamamatay tayo sa kaligayahan. If we only understand the meaning of the Eucharist, we will die of joy. Kaya, bahagi mo. Bahagi mo na kung tingin mo natin. Kaya mo na sa banal na pagkakataon ko, no? Sa lahat ko ng panahon na inilalagi natin sa harapan ng buong ikapal, yun po yung tinatawag natin miracle of multiplication of ano yung mahalaga? Ialay natin kung ano yung bagay na nandito sa atin. Huwag natin maliitin kung ano yung bagay na nasa atin. Hindi mo titingnan ng Diyos. Ilan bang tinapay yan? Limang isda ba? Dalawang tinapay? At dalawang isda? Limang tinapay ba? At dalawang isda? Anong mahalaga? Ialay mo yan. At anong makita natin? Ipapakain niya sa mga taong nagugutom na ginawa ni Jesus sa harapan ng kanyang mga lakad at ng mga taong sumusunod sa kanya. At yan po yung makita rin natin sa ating pagkikos. Hayaan natin yung marami pa mga himala na ibibigay sa atin ang buong may kapal. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Kung anong mayroon tayo, ialay natin sa Diyos. At makita natin, Panginoon, ito po yung maaaring sa tingin natin, ano man yung limang tinapay na yan at dalawang isda na naging bahagi ng ating buhay, na sinisimulo niya sa ating pagkilos at itulog natin sa kanyang harapan. At makikita natin
ang patuloy na himala na ibibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Amen. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan.
bago niya pinagdiwisang pusang loob ng maging handog, ginawa kanya ang dinamay, pinasalamatan kanya. Pinaghaling-haling ngayon, iniabor sa kanyang mga dagang sinabi, tanggapin mo lahat ito at kain ito ng aming katawan, inihahandog para sa inyo. Ngayon naman nung matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagat at sinabi, ang gabinin mo lahat ito at gabinin ito ang kalis ng aming dugo ng pano at walang pagkipan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag babatawad ang mga kasalanan, gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kamahamakan. Samantala namin pinanumigan na pinangaroon ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo.
laging nakikitalamhati sa mga may hirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming itulong sa mga pangyarihan Diyos sa aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay umiikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kagabaang loob kami nagsusumamo upang kami rin, katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na ibinuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka ng Diyos, ibulong mo sa katpalang magagamot na ipagdalo sa amin ang kalusugan at kaluluwa at katawan.